So what's up sa inyo mga chong, and welcome back sa ating channel. And today, magpapalit naman tayo ng gulong. So watch out kung anong papalit natin at kung anong size at kung bakit ba ito yung pinili ko. And yun na, kung bakit yun yung pinili ko. So, watch out guys, enjoy the video, and later on, explain ko na lang bakit yun yung pinili ko, okay? So, see you guys, and today nandito tayo sa Formula Tires, hindi ito sponsor, pero dito ko binili yung aking mga tires, kasi nagpa-reserve ako sa kanila, and mas maganda na yung ano dito, yung service nila, dahil mayroon silang free balancing din ng wheels. And dito bumibili yung mga grupo, Pinoy Offroaders New Generation, dito yung kung saan sila bumibili ng mga tires nila, so dito na rin ako bumili. So, see you guys, and let's see anong mga tires ang mga dapat natin piliin. At dahil tayo ay lightweight setup, at kinilo ko kung ano ba yung pinaka-lightweight at saka ano yung best tires para dito sa FJ natin. So, see you guys at sa loob, and tingnan natin kung anong mga product din nila. So, see you! Majid, he will help me to fix my tires, ha? Formula tires. What can you say about the Formula tires, bro? Invite them to come here. Invite them. Please come here to me. What? Invite them to buy tires here. He's shy. So guys, please, if you want any tires, any rims, just visit here. Formula tires Russell Core. So soon, we'll be upgrading the bidlocks, but not now. So, ito, 265, right? Mm-hmm. So, 265, 19 kg. Yung isa, 285. This one, 285. Tignan natin kung malaki ba diferensya. Kung malaki, kung konti lang diferensya, kukunin ko na yung 285. This, 20. Huh? See? Little 20 kg. What? 20 kg. Only 500 grams difference for 285. Na? So bro, you will buy my tires? Yes, sure. For the video. So yeah, I choose the 265. So guys, yan na. Papalitan na yung ating tires. 265 70 17. So come here, Formula tires Ras Al Khor, number one. Is it number one, not two? Okay, number one. So ayun na yung stock rims natin guys, so ilalagay na nila itong Cooper tires. 265 70 17. Writing outside. Yeah, writing outside. Okay. I want them to see the brand. Okay. Ano? So iwiwiin natin yung rims ni Kuya, tsaka yung gulong niya. So we can see the difference from the stock ones and then the... So 37.5 yung tires ni Kuya at saka yung bidlocks niya. So yung new tires natin. Yan natin. 33.5 like this. Okay. So hindi pa yan bidlocks guys. So ayan guys, syempre babalance nila yan. Free balancing dito. Pagka mamili kayo ng tires. Bro, free balancing for the new tires, no? Free balancing? Free. Okay, very good. So ayan na, ito yung itsura niya. Cooper 83. Nalagay natin dyan. So, soon na lang tayo mag-upgrade ng bidlocks, mga tolls. Kasi kailangan ko pang mag-ipon ng pera. Dahil naubusan na tayo ng bala. So far,
Okay naman yung mga tires. All goods. So yan, tapos na. Magbabayad na tayo, no? Ito yung mga rimset nila. Yan yung mga bidlock. Pero wala eh. Wala tayong budget para sa mga yan. Masyadong mahal. Sana ang last 2 years. Yung last 2 years sana, mas mura sila. So wala akong choice kundi pumunta sa Sharjah. Titingnan ko kung meron akong makikita ang mga China. Bakit hindi ako nag 285? Unang-una is yun nga is magla-lightweight setup tayo. And then 500 grams lang yung difference niya sa 285. Sa 265 for traction, since soon magbibidlocks tayo, dating laro natin is 10 PSI lang, pinakamababa ko is 9 dun sa mga dati kong rims, 7 to 8 PSI mas bababa siya yung atin tires, then mas magkaka-traction siya. The lower the PSI, the more traction, so dun lang tayo babawi when it comes to traction, guys. So guys, thank you sa inyong panonood at see you sa other videos ng ating upgrade sa ating FJ. Marami pa tayong gagawin, no? Nag-start pa lang tayo. And then soon marami pang mga videos about FJ, about desert, off-road camping, overlanding. So guys, see you on the next video. Bye!